Ladies, the gentlemen are inside. So ladies lang muna. We have with us no less than and later on siguro kung other matters. Sir, the regional director of Region 3. Thank you, Wilben. Magandang umaga sa inyo lahat. Morning, sir. Morning, sir. I just assume as a officer in charge of Region 3 last focus on the area. And this is an update on Judge Alaba's case. The police judge was shot last September 7th. By September, but thank you. This is our crime status in Region 3. As you can see, we have a decrease on our weekly average weekly crime rate. If you will remove the physical injuries, which are 29, we have about 40% decrease on our average weekly crime incident. But if you will include the physical injuries from the 7 main index crimes, we will have 30% decrease since we started our numbers about the week. This is our police interventions and the result of our interventions. Our daily police intervention includes checkpoint of Plan Bakal, Tang Mobile Patrol, with Patrol, Plan Tatok, Plan Bulawak, and Melbuga. And the result of this operation on the current week, for we have invited 2,000 patrols and persons. We have confiscated 15 firearms for the week, recovered 3 motor vehicles and 190 motorcycles. These are our significant accomplishments. Maraming of this prior to this case, there is a total of 55. Confirmation of our local Chibata Ombudsman. These are our best practices. There is 2 gates conducting checkpoints on motorcycle. Day and night operation. We have 140 police stations in Region 3 from 7 provinces and 2 city police offices. And we average 3 checkpoints per station daily per police station. And based on the direction of our Chief PP, we are maximizing our patrol operations every day and night on designated pit areas. Next slide. Next slide. We also adopt the one-time, big-time operation being implemented on different police stations. This is a one-month operation, and I will be. I have just directed our regional directors that they have all our chief of police immediately will submit the top 10 drug personalities in their respective municipalities, which will be subject of the 2 months operations. So, dapat yung mga top 10 drug personalities nila ay magiging partner na nilang labas sa operation, and I give our chief of police 2 months to utilize the top 10 drug personalities. Next. The visitorial powers under the anti-kidnapping law, chief police are empowered to run the visitorial powers sa mga nagbebenta ng mga second-hand drugs. This is to deter yung chap-chap ng vehicles and motorcycles.
frequent operations. It is also a daily activity. This is part of our PCR operations. We're reminding our may motorcycle na mag-iiwan na lang basta kasi mga napakataas na yung incidents ng motor napping. Madaling yung sinakawin. Yung motorcycle sa tabi. Madaling yung strong pa yung switch niya. So, madaling siyang nakawin. Kinatulad na po ba yung vehicle sa mga alarm system. Ito. This project, I adapted this scheme when I was video parla. Ang ating kasing kultura, kahit na nangyari yung remit sa harap mo, ay mong mag-testify as witness. That is understandable because of fear of reprisal from this suspect. I adapted this scheme when I was video parla and it is very effective, so I'm now adapting this on a regional level. I will launch it before the end of the month. Ang concept ito is this is a participation of the community, the local radio station, media, the province, the local government units, and non-government organizations who are willing to support the project, and the police. Yung concept nito ay mag-open kami ng text line sa radio station, yung mga tao, yung mga listeners ay magsusunod. No question asked, hindi na lang tatanungin yung identity niya, where just after the information they will take to us, we will evaluate. If the report is that needs immediate police action, papadala tayo ng police action sa agad. So, pag nag-positive yung report niya sa radio station, yung texter will receive a task reward. May task reward, equivalent dun sa kung ano yung nature ng kanyang report. So dito, may encourage natin yung mga babae natin na magsumbong without danger to themselves. So ito, very effective nung inatat namin sa tala kasi araw-araw ang daming sundok. Every morning, mababasa nung bumatay yung mga sundok. Lahat ng remen. Next. Yan, yung concept. Next slide. Ito yung sa yung update dun sa dyan sa Alamos States. So far, we have two witnesses. We have to describe the suspect. Meron naming special, computerized special composite sketch ng suspect. And based, I personally visited the cell of the judge and we found out that there are 250 active cases being handled by Judge Salaba. 250. Yeah. Criminal, special laws, and civil cases. So I discussed with the head of the task force Salaba, the Commissioner Director of Aurora, Superintendent Florentino to categorize the 250 cases and the elimination. Probably we can have a list of the identity of the perpetrators. We have submitted to corporate examinations the 6 incidents we reported at the crime scene, including the cell phone of Judge Salaba. So far, wala pa tayong resulta. Murder cases, special laws and civil cases. Sir, anong pinakamalaking kaso doon sa mga hinawakan? What was controversial? Actually, meron siyang hinawakan kaso yung certain na yung sekretary ng CNN sa Aurora, si Pimentel. Nag-dismiss na kasi yung kaso ni Pimentel. Active cases namin against Pimentel because he is being incarcerated in Aurora is under the Sala of Serving Judge Sancheta, not on the Sala of Judge Sala. Sir, dinismiss niya yung kaso? Yeah, because for lack of witnesses. Sir, yung, di ba nag-survive naman yung... Yung si Mrs. Salaba? Meron ba siyang sinabing na source statement pa sa inyo, sir? Actually, hindi pa siya nakakawin mamayos eh. Nung nasa hospital sa Nukun na Horon ay hiling. Hindi namin kinausap dahil ayaw ba niya sa nila. He was still according to the beginning of the state of shock. Isa lang sir, ano? Wala kayong unang pinalabas na pag-uwi ang wala pa.
media po ma o nasaan ba ngayon siya? Nasaan ba sa ano sa nasa protective custody yeah, na team ng mga tao. Nakausap ko kasi yung kanyang yung kanyang clerk of court yan na naging dyan sa court yan. May nakonin ko rin. Wala naman daw na i-open to suggest na any threat against him. This is the time that the judge assumed the lawyer's support. Yan na i-open to. Even the wife, wala naman na i-open to. So, yung kanyang cellphone, hopefully, na yung ano yung time extracted information for the shooting. At this point, so far, wala pa tayong neighborhood. But, you know, Aurora is one of the most peaceful projects in Region 3. Ang mga mindset ng tao doon, hindi nila so patakalain na mayroong mangyayari ganun na brutal na crime. There were three security guards at the time of the shooting, actually, doon sa peace building, but they were not able to react. Kasi nga, ang analysis doon, ay analysis doon is because, you know, it is unexpected that such a brutal shooting will happen in Aurora. Against the judge pa, for the first time in Region 3. And I'm sure before the shooting, mayroong some sort of casing na ginawa yung gunman. And considering the fact that wala mang cover yung gunman pa, we can probably assume na it's not from the place. Otherwise, may covering pa lang sana yung mukha niya. No? So, kung hindi siya siguro, before the shooting, meron siya. Some sort of casing. But, hindi siya pinapansin ng mga tao despite the fact that the building is an isolated building outside the town proper of Valero, Aurora. Kasi nga, magkakakilala yung impyado mo sa building na yun. Kasi ito, saka ibang mukha. They stayed there according to the security guard about an hour before the shooting. Okay pa siya, pero hindi nag-buda yung mga tao. Planning to conduct some sort of similar against yung judges in
personal security. Improve the awareness on security, on the personal security. As meron tayong training na ganito. Cross over to the ombudsman investigators and the security force report. Meron kami instructor doon sa region din na graduation na ganito ng training. So, we are now coordinating actually with the region of DOJ and region of the association of judges. Pwede kong balikan yung ano, yung radio text line, tip line. Kanino po magagaling yung reward? Yung reward from yung NGOs and the local government. Na-bring up nila po sa kanila ito? Yeah, during my visit with the governors. Ako, ano nila ba sa reaction nila? Actually, they're very receptive to the and some radio stations, they bring up and then ask their contribution to be on time. Sir, mga magkano, if you could give us a range ng reward? Reward for whatever. Nung nasa Tarlac ako, pag-armed group, criminal gangs, the governor is sharing of 50,000 cash reward. Mura na yun. Kaysa yung hahanapin mo yung hindi mo alam kung sino. At makakabiktima pa sila ng mga inusente na apply natin. What is 50,000? Mga makakain na sila ng Islamic citizen at mga inusente na mga wala. Sir, ano yung process ng vetting natin sa inyo? Paano natin pinaprocess na tama at totoo yung binibigay sa inyo? Alam mo, kung out of 10 text messages, merong dalawang totoo doon, good na yung everyday. Tapos sir, kahit na anong klaseng reklamo ito? Anything. Kasi wala na mga no holds barred. Hindi mo nga alam kung sino nagsisend sa'yo ng information eh. So, sir, the point is, ang mga kababayan natin gusto magsumbong, ba't ayaw nilang masaw-saw? Oo. So yun ang inaano na information na ina. We are after the information that we give to us. So sir, meron pa yung grupo na nakapuntok doon sa mga ayaw nilang mga sumbong? Yeah. Mayroon, mag-evaluation. Don't information. Meron natin on call na kailangan ng immediate police action doon sa report. You have to dispatch sa mga. Sir, ba't hindi nyo pa gawin ngayon dahil yung may kaso ng judge? Ano yun? Yan, yung pinatay si judge. Bakit hindi pa nga? Baka maraming yes, mas... Ano, Alfred, eh, ilonos ko siya. Region wide, I will invite only state projects and those who are involved. Kasi hindi naman pwedeng i-launch ko lang na sabihin ko mayroong reward and later on nag-positive yung may bigay. So masisira yung credibility ng value ko. So bakit natin naisipan na radio station? Kasi because, parang ngayon ang gusto ng police medyo high-tech na. May mga apps na, may mga deck. Because yung local radio station, kahit sa COVID nakakalit, nakikinig yung mga tao, marami nakikinig yan. At bakit nga nalang i-criticize kayo ng status yung rating nila, dadami na nilang business. Oo, oh, sinasya so totoo lang. Gusto rin nila eh, because tataas, hindi yung kanilang rating, dadami yung business. Doon kasi kahit nasa liblib na lugar, abot ng station, pwede mag-text yung tao, lahat tayo may sa station. Ang aking experience dito is, sa isang halimbawa, sa isang criminal group, merong disgruntled to. Kasi hindi pa pareho siguro ng kanila. So later on, merong magsusunod doon. Kaya during my time as pwede ng Tarlac, I neutralized about 8 criminal gangs. Ay jacker, at bahay, at gabla, at hangarin, at gusap na siya. Kailan natin sir in-launch? Within this month, pinamatali ko nga dahil kailangan mo simulan na ito. Sir, sabi niyo, And hopefully, pag ito naging successful, I will present this as our best practice. That can be adapted in other police regions. Sir, can you launch region-wide target? Yeah, wala pang specific day, but we will announce it. Because wala pa yung reward system, wala pa yung source? Hindi, I have to, ang muna, ako ito na, pre-sale ko na sa mga radio stations eh. And they are very simple. Gusto nila nang mabilisan eh. Gusto nila makatulong din siya. No? Then, sabay-sabay lang para istandard yung paano mo pag-receive ng kasi yung text report. Confidential yun.
Tai Chi yun, nasa tungkol din. Iwala sa polis, babalik. Kasi nakita sila ng inaction ng sumbong nila eh. One time, doon sa paligid noon, ano, may nag-text doon. Mayroong lalaki na lang ito. Kaya ba yung kilos niya? So, report. Immediate police action. Then, pagdating ng polis, nakita niya, nakita ng tao na parang may hinahanap yung polis. Nag-react yung tao, tinatakbo yung motor, tinabo. Just to find out, after the shootout, dahil nagpagbarilan siya. No. Number one most wanted person siya ng region 2. He changed his identity, married somebody in Panikay, nakaanak pa ng isa. So, kita mo, then, hindi ko kilala kung sinag text ha, pero yun nga, you can encourage our community to that. Kasi alam nila na walang danger sa atin. At saka, unti-unti, ma-develop din natin yung awareness ng tao na magsubong kung something is unusual in the vicinity. Sir, paano yung potential hindi ka-counter yung mga balak lang mag-text pero balak lang iwala yung focus ng police, sir? Kaya, meron tayong palwita. I-analyze na muna yung mga numbers. Nagigita mo na. Oh, sabi nga, may nabulog dito na kuwan dito sa atin. Hindi naman pupunta nun. Di ba? May mga manluloko talaga, marami yun. Pero okay lang yun. Kung sa sabi mo, sa sampo, mayroong totoong dalawa, napakalaking bagay na yun. Sir, yung mechanics niya, binabroadcast na to call in or to text in. Pero hindi ipobroadcast yung isinom mo. Tama? Ay, hindi. Hindi. Kumbaga parang advisory lang sila. Oo. So parang meron kayo, sir, na isang program doon sa radio? Bawat provinces. Local radio station na pala yung mga provinces na. Na-police yung mga nag-program para doon sa inyo. Actually, right? Actually, ayaw kong may police doon eh. Alam mo bakit? Kasi hindi nga masyadong ganun ka ano yung tiwala ng mga tao sa police. Sa ganun. Pero sa media, o yung ano sa inyo, di ba? But ang bagsak ng information sa police, kasi kami yung inducer nun eh. Pero ang kwento naman doon is, later on, yung tiwala ng mga tao sa pulis ay nabibilang pusang hindi lang may aksyon. Yung sumbong nila, yung pusang dito sa kapitbahay ko sa amin niya, nahuli. So, unti-unti, nabibilang din namin yung tiwala ng mga tao sa pulis. So, meron na kayong pinpointed radio station per province? Or? Meron, yung mga local station. Lahat naman naman din na may local station. At kaya nga, sabi ko, pag hindi sa akin, because tatas yung rating, dadami yung hindi. Pag nahuli kasi, siya na i-broadcast niya, siya mag-i-broadcast niya. Oo. Kaya na willing sila. Sir, yung kanina sinasabi niyo na kung months ang binibigay niyo kada station para mag-utilize yung top 10. Yung, yes. So far, sir, kailan na isimula? Inaano, binabalitin namin yung list ngayon, ano, kasi yung mga list kasi kailangan i-update. I-update yung mga list. Once na na-update namin ay nagbigay lang ako ng 1 week after ito, i-update yung list ng mga personalities sa bawat mga. After that, 2 months ang bawat sa pulis. So, o after yung top 10 drug personalities ng municipal. Kung hindi makapag-apply? Well, something is wrong with the police, kung hindi nilakayan mo na sa tanda yung kalahati mo. Sir, papalitan. Ano yung sabi? Alam mo naman dito, pag hindi ka nakapag-deliver, wala nang ibang recourse. Kung talagang binigyan na lahat ng chances sa'yo, ay hindi ka pa rin mapag-deliver. Kaya nga talaga tayo na somebody who can do the job. Sir, ano, apart from
yung drugs kasi Central Luzon is, alam naman natin yung problema sa karnatin natin. Sa information niyo ba sir, ano, na-lessen na ba yung problema after naman yung relation yung punang buhay? Dibigis, di ba nabing bro? Oh. Wala na masyadong karnatin yung sila sa ilipin. But during the time natin yung Dominguez, weekly ang karnatin ko. Walang ibang grupo sir na support after that. So far, wala. So yes, yung karnabing, pero yung bentangan? Nang charge-up vehicles? Wala, wala pa naman kami ngayon sila yung mga charge-up vehicles and bilindado. Kausap ko lang yung regional check natin ng mga patrol kahapon. Tinatanong ko nga kung ano sabi sa mga so far. Minimal na. Madalo niya naman. There was yesterday in Zambales, attempt to harnap, pero hindi sa organized crime. Naiwang sa tao, under yung sasakyan, dumaan yung tao, sinakyan, pinatakpan na niya. Tapos iniwan niya dito somewhere in boundary of Zambales in Pangasin. So, not na necessary to. Ang motivation ko rin, hindi talaga. Sir, ilang police ba? Ang mga naman niya sa ilang percent na po? Ayun nga, ang directive naman is 593. But that is flexible because there are PNP persons that have to, number one, conduct investigations, follow-up operations. So flexible yung open sa PC notice situation. Pero sir, ngayon, sa kasalukuyan, nasa anong percent yung deployment? Per station? We are following the ratio of 5.9. 5.95? So 95%. 95%. Sure. Other matters, election, syempre, previously, ang consider na election sure, hotspot. Ano perhaps natin? Kami, nagsimula na kami ngayon na yung pinipitan namin yung mga potential candidates na na pwedeng mag-gumamit ng facts. Dapat yun, maunahan daw sila mga pagpita ng mga facts. Sa intelligence jam. So sir, if, after intelligence jam natin, but how are we gonna be there then from getting the facts or organizing the facts? You have to conduct police operations and it's suspended bus. So far, sir, tingin natin parami ka talaga kung there is one in two facts. Hindi yung ibang kandidato. Actually, hindi pa natin alam. Dahil pa natin alam kung sino yung mga kandidato. Pero sir, may mga parang down na yun ka. More or less. Kilala naman natin yung mga previous sa mga pandemic, previous involvement sa facts. Naibol sa mga sir, why do we see na lang yung nag-organize pa sila ng facts? Is it because na type pa rin ng rivalry sa politics? What the question is, why is there a need to organize? Hindi natin nag-organize. Siyempre, wala na ibang purpose yung facts nung nagagamitin sa... So, balikan ko lang sabi ko, kilala niyo naman yung mga lumalaki. Na. Based on the previous election na incidents. So, bigitan mo daw. So, ilan yung pinag-usapan natin ang sabi ng Minong? Previously, I don't have any video right now. But, you know, when politicians start to register for a particular position, at the time, malalaman natin kung sino talaga. Sir, pero previously, majority ba ng mga candidates? In fact, last election, alam ko siya ang hindi ko. Hindi na ano na natulad ng pag-aaral. Sir, aling probinsya yung mapagis? Mapagis na mapagis. Parang mali yung mapag, parang nakarampag. Hindi naman mapag. May incident na may election-related incident. Ang isang bang ko isa, ang may ito siya. One incident, as far as I remember. Sir, ngayon sa tingin nyo, maraming yung gagamit ng bags or mas... Hindi natin na... Ano ang natin? Ito siya na... Pagpapalagay na...
Pero yung pwede mo na pero sir, nakikita din natin na dahil ang pamilya by start ng election period, pag malamang meron na naman sa election. Hindi pa natin kasi ngayon malalamin na meron na after siguro probably ang consultation with the other policies and the government, so can I? We will arrange a formal resolution na pwede na may hotspot. Pero at this point, wala pa. Next year. Oh, at yun ang i-operate natin. Meaning, may STL, ano? Legitimate siya. Mayroong mga small-time bookings na nakasawsaw doon sa STL. Hindi sa independent na wedding operation. Bookings siya. So, wedding free na ba ang wedding free? Bookings nga. Tawag mo. Kasi kung may independent siya, hindi siya nakasawsaw doon sa STL. Pero ito, may STL, legal. Yung mga ibang kumurador, binubukis na yung sarili niyang collection. So, sir, wedding free? Sabi niyo, walang wedding. Bukis. Bukis. Pero nasa ilalim yun. Disim operator yun. Iba lang pangan. Bukis. No, hindi siya disim operator. Iba. Iba. Paluwa ka mo. Pabig siman siya. Oo. Yung mga giri-giri niya sila. Pero paano ba? Pero paano ba? Parang ganito, ikaw franchise ka ng STL, ano? Collector mo siya. Magbubukis siya, hindi mo malalaman. Hindi ko na kontrolado. Oo, oh, sumasakay siya doon sa STL. So kung anong panalo mo STL, ganun din yung panalo. Diba? Diba? May scheme siya na iba. Ano ba rin yung tayo siya na parang ano ba yung STL na nagagamit sa nila pag-over? No, illegal. Oh, pero hindi lang masustain din kasi parang hindi ang sasidek ng public operations. Kasi illegal yung kanilang isting. Okay? Yan din. Pero sa lugar na lugar kayo? Wala tayong masasabing talamak na kasi sporadic yan. Ano yan? Yung mga kung saan pwedeng tumpin niya. Hindi sila nag-isting. So parang, ano lang sir? Sa totoo lang na, late na. Hindi sila yung established na kuha. Usually ka napatagal sa yung operation. Kasi ito ba, yung niya. Hindi mo naman siya mawag ang buo. Hindi mo sasabing ko. Designated to new post were
Chief Superintendent Stiles, Gentiles, OIC Deputy Director, Directorate for Intelligence, Chief Superintendent Isagani Neres, OIC Directorate for Intelligence, Integrated Police Operations, District Mindanao. With this video, the PR. Part ito ng kasama niyo naman, alam niyo naman, yung part ito ng normal process sa Philippine National Police because of the vacancy of some of the positions. Nag-retire si General Ernie, Engineering Service, si General Prieto of Ticomel, and then wala pang yung inalisan ko noon, Deputy Director of Intelligence, Tricolato doon. So ito yung may pasok. Wala pa rin yung EDSOR, inalisan ni Lusad, ilagay si Pa. Lusad, Senior Superintendent Antonio Gargiola. EDSOR. Si Senior Superintendent Robert Po is the OIC of Communication Electronic Service. We will give you the copy. Hindi na. Oo? Ang region. Wala kayo. Yung. Kasi sino po sa region? Wala pa. So, mayroon pa mga bakanti na region. Thank you. Other matters. We'll send you. Others matter na. Others. Wala na. Others matter. Okay, wala na. Alerto yung mga magulang, mga eskwelahan at yung mga tao po doon. Laban na po doon sa pag-abduction na daw po ng mga bata. At ang kinukuha pa po is that for sex or organ trade syndicates daw po nila research reaction. The local government unit, less than of course the governor and the Philippine National Police assures the public and the parents of those victims, ang report nga natin dito, gaya niya nabanggit, yung sa bawal lang yung confirm. Other reports, nabanggit na rin ng ating provincial director at saka ng regional director is auction. Ang sa atin dito is that ang Philippine National Police is focusing on this incident at of course, no less than nga ang regional director and the local government of Batangas is focusing on this to see to it na masolve yung crime. Pero sir, the text campaign would be viewed as somehow funny in the plane na medyo mas mag-funny. Nasabi na rin niya noon mismo ng local government unit ng Batangas, ng regional director ng PRO3 in Calabarzon, appealing to the public that be calm. Kung meron kayong information, validated information, as regard doon sa nangyari and kung saan yung mga whereabouts ng victims, that you can help the police, please do not hesitate to give information to the authorities so that we can help the families, the parents, as well as the investigators to solve this crime. Sir, in good faith naman daw po meron tayong kanya-kanyang opinion, pero ang hinihiling lang po nga namin is that ng Philippine National Police, sa lahat na lang po is kung meron silang
validated information, ay magbigay po sila ng impormasyon sa mga authorities na nagkakandak ng investigation. Through this validated information, they can do so much to solve and to determine the location to the whereabouts of this victim. Sir, as an offshoot, yung CBCP naman po said na na-alarm daw sa pagtasa na daw sa buong. For the past days, for the past weeks, we have already refuted such statistics and you have been witness to the briefings of the commanders on the ground that it is not true. These are validated statistics coming from the unit commanders themselves, and we can say that the report that was again cited on that report is the same report that was refuted by the Philippine National Police previously. Again, contrary to that particular report, we can say that the crime volume, national and both, especially in the NCR, is on a downtrend. Don't you take it, sir, as a challenge? Kasama yun sa ating, sa ngayon, kagaya nga ng order ng ating chief ng Philippine National Police, as part ng crime prevention effort, is lahat naman ng mga feedbacks or comments or opinions of our countrymen or the public, we take it as a challenge to improve our performance. Kasama na rin to yung mga feedback, of course, yung present namin ginagawa dito sa EDSA. And of course, dito sa crime prevention, lahat po ng feedback natin is, ang intention po dyan namin is to accommodate such feedback so that we can improve in the future of our procedures or any particular programs that will result in the reduction. Thank you. Thank you, and thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sorry. Ang daming patanong. Ipapa mo namin.